What's up pala sa inyo mga kayatira, nagbabalik naman tayo dito sa ating malupit na video, no? So ayan din, meron naman tayong tignan na malupit na smartphone. So Vivo po itong mga idol, no? 5K po ito noon din. Kita nyo naman yung presyo ngayon, 1,899 pesos na lang. So ang tanong po mga kayatira, no? Worth it pa ba ito bilhin itong Vivo Y53? So ayan, so kita nyo naman, no, sa Shopee po to. And dalawa po yung i-recommend ko sa inyo mga idol, no, kung gusto nyo naman with accessories. So itong 1,950 pesos. So dalawa po yung link dyan sa description mga idol, no. Pero tignan muna natin yung spec dito para malaman nyo po yung spec dito sa Vivo Y53 mga idol, no, kung maganda pa ba. So kita nyo naman dito sa highlighted spec pa lang mga idol, no. So yung screen nya ay 5 inches lang po siya. So 5 inches lang po siya mga idol, no? Hindi rin masyadong kalakihan ang kanyang screen, no? Ayan. So sa design naman mga idols, no? So kita nyo naman yung design mga idol, oh. Ayan. Medyo old model na talaga siya tingnan dito mga idol, no? Ayan. Itong design na to. So pang 2016 pa tong mga ganitong style na smartphone mga idol, no? 2016 or 2017. Ayan. Pero okay naman to mga idols, no, kung pang social media nyo lang po to, dahil hindi to maganda pang gaming dahil maliit lang po kasi ang kanyang screen, no, din hindi masyadong kagandahan din ang kanyang spec dito, no. Kita nyo naman, oh, kikita nyo naman yung screen resolution, naka 540 by 960 pixels lang po siya. So hindi masyadong kalinawan ang kanyang screen dito sa Vivo Y53 pala mga idol, no. Hindi pala masyadong maganda yung screen dito sa Y53. Ayan, so 2017 pala siya na-announce mga idol, no, di na-release 2017 March. Ayan. So naka-Snapdragon naman siya, no. Ayan, Qualcomm Snapdragon 425 28 nanometer. So ang problema lang ay naka-quad-core lang po siya, kaya hindi masyadong kalakasan rin ang kanyang chipset, no, dahil naka-quad-core lang. Mas maganda sana yung octa-core, no, kung octa-core pa lang to. So okay na po to pang gaming, pero naka-quad-core lang po siya mga idol, no. Medyo hindi masyadong mabilis ang kanyang processor. And kita nyo naman, oh, naka yung GPU niya ay Adreno 306. Ayan, so na-experience ko na din tong Vivo Y53 mga idol, no. Medyo lag talaga to siya sa Call of Duty. Nalaroan po to ng Call of Duty mga idol, no, pero medyo lag lang talaga siya. Sa VR din, napakalag ng VR dito mga idol, pag maglalaro kayo ng VR dito sa Vivo Y53. So maganda lang po tong Vivo Y53 pang social media lang talaga mga idol, no. Din kita nyo naman yung battery, 2500 mAh lang. So mabilis din siya malubat mga idols. Din naka 2GB RAM lang po siya, no. Hindi rin kalakihan ang kanyang RAM. So ayun po mga kayatira, no. So ang masabi ko dito sa Vivo Y53 ay pang social media lang talaga to mga idol, no. Pang text or chat, Facebook, and pang YouTube. So, no, and maganda naman, no, dahil naka 4G naman siya. Malakas na din ang kanyang internet din. Hindi naman masyadong kamahalan tong Vivo Y53 mga idol, no, dahil kita nyo naman, oh, 1,899 pesos lang po siya, no. So dito sa 1,899 na presyo mga idol, no, pre-order pa siya din dito sa 1,950 ay ayan, so ready to buy na po dito sa 1,950 mga idol, no, with accessories po to dito. So ito lang muna yung ating video mga idol, no. Salamat pala sa panonood. Ayan, abangan nyo pa yung mga susunod na video natin. Magigaming din tayo, no. Dalawa po yung content natin dito sa channel na to, gaming and tech vlogs. Ayan, so mag-auto na po tayo. Peace kya, hey.